Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Plot twist. Oh, may exciting na mangyayari, di ba? Babagong lahat. Plot twist. Ipinagtataka nga ni Dr. Tanyag habang nagsasayaw sila dito ni Moira na kung bakit panay ang tingin ni Moira dito kina Lynette at Carlos Benetes. At ang sabi naman dito ni Moira kay RJ na boring nga daw ito at naghihintay nga siya sa plot twist na mangyayari. At nagtataka itong si Dr. Tanyag kung ano nga ang ibig sabihin na sinasabi ni Moira na plot twist. At ang sagot naman dito ni Moira sa kanya, nakakaibang mangyayari ngayong gabi. At dito naman na nabaling ang atensyon ni Dr. Tanyag dito kay Lynette at Carlos. At sinabi din naman dito ni Carlos Benetes na pansin niya ang panay tingin daw dito ni Moira sa kanila. At sinabi ni Lynette kay Carlos na huwag daw itong mag-alala dahil hindi masisira ang gabing ito na magiging masaya nga sila sa kanilang pagsasayaw. At dito na nga na sinabi ng DJ na kinakailangan na nga daw na magpalit ng pares ng sayaw. At dito na nagpalitan itong si Moira at itong si Lynette at ang kasayaw naman ni RJ itong si Lynette at ang kasayaw ni Carlos itong si Moira. At nang mapansin nga ni Moira na kasayaw na nga ni RJ itong si Lynette, dito naman niya na sinabi na lumapit itong si Lynette dito nga. Lumapit itong si Moira dito kay Lynette at sinabi na hinding-hindi daw maisasayaw ni RJ ito nga si Lynette. Subalit ay bigla ngang sumakit ang tiyan dito ni Moira at nagtaka ang lahat na kung ano daw ang nakain nito at unang nagtanong itong si Lynette na kung kinakailangan ba daw niya ng gamot. Dahil ibinalik lamang ni Lynette ang tanong kanina ni Moira sa kay Lynette nang sumakit nga kunwari itong kanyang tiyan. Kaya walang duda na talagang pakana lahat ito ni Moira. At nang malaman niya ni RJ na kung bakit sumakit daw ang kanyang tiyan ay sinabihan ni RJ itong si Moira na kasalanan pala niya ito dahil sa ginawa niya na tangkain na painumin nga itong si Lynette ng lactasib kung saan ay sasakit at magtaing nga ito. Kaya napunta naman dito kay Moira, kaya kasalanan lahat daw ito ni Moira ngayon. At galit naman itong si Zoe sa kanyang mga nalaman na kung bakit nasira ang tiyan ng kanyang ina. Dapat nga raw ay kay Lynette ito, subalit ay napainom nga ni Lynette dito nga kay Moira. At dito naman na binalaan ni Lynette itong si Moira na kung ayaw niyang makarma ay huwag daw siya gagawa ng ikakasama din sa kanya. Dahil nagtanong naman itong sponsor ng Grand Alumni na mayroon daw itong dance competition kung saan ay sinabi ni Lynette na hindi nga daw siya sasali dahil mahihiyain nga raw siya. At dito naman nagpresenta na naman itong si Moira na sasali nga daw ito dahil kayang-kaya naman daw niya ito. At dito na naman nakaisip na naman ang idea itong si Lynette dito nga kay Moira. Sa kabilang banda, ipinagtataka nga ng lahat na kung bakit daw anong nakain dito ni Moira na kung sumakit ang kanyang tiyan. At dito nga na napahiya nga ito dahil hindi nga ito umabot itong si Moira sa CR kung saan dito sa labas ng elevator nga inabutan itong si Moira at talagang napahiya nga siya nito. At galit naman ito na kinausap nga itong si Nerissa na kung papaano daw at kung ano nangyari na napunta nga daw sa kanya ang pagtatae at hindi dito nga kay Lynette. At sinabihan ni Nerissa itong si Moira na baka oras na natantanan ni Moira itong si Lynette. Subalit ay mariin naman na sinagot ni Moira ito na wala daw sa kanya isipan na tantanan niya nga itong si Lynette dahil sa kagustuhan niyang makaganti. Kaya sinabi naman ni Lynette dito kay Annalyn na talagang hindi daw niya ito uurungan itong si Moira. Bawat gagawin niyang masama ay babalik lang daw ito sa kanya. Kaya yan po ang ating pakatutukan mamaya mga idol kung ano pa ang mga posibleng mangyari nga dito ni Moira sa kanyang mga masasamang balak dito kina Lynette at Annalyn Santos. Lalo pat nakiusap nga itong si Lynette dito kay Dr. Tanyag na huwag naman daw niya iwasan itong kanyang anak at huwag ipagkait ang mga pagmamahal na nararapat lamang daw dito kay Annalyn Santos. Yan po ang ating panibagong latest update today at maraming marami pong salamat sa inyong panonood dito sa aking Monting Channel. Yan lang po at hanggang sa muli. Bye-bye!